Oh, ayun mga guys, no? So ito po, no, maximizing Facebook ads with closing a deal. So dito po sa atin, ang itatopic ko po sa inyo is paano hindi po gagawin yung Facebook ads. Tapos na tayo doon. So kung may training po doon, meron po si Mentor Alvin. So pwede niyo pong tingnan. Ang kagalangan po natin kasi dito is that madaling mag-set up ng ads. Ngayon po, no, kailangan lang po natin malaman kung ito ba yung pinakamagandang ads? Kasi nga po, pag hindi nyo po naisip na yun yung pinakamaganda, nagsasayang po kayo ng pera. Tell you honestly, ganito. Ganito po, real talk po tayo dito. Pag hindi nyo po na-audit, hindi po kayo nag-check, nagsasayang kayo ng pera. Yumayaman si Mark. Si Mark, ano, nalimutan yung pangalan niya, apelido nun. Si Mark. Basta hindi yung tahimik, ha, yung may-ari ng Facebook. So, pag hindi nyo po yun na-master, so paano, ituturo ko po sa inyo mga tips at guidelines. So hindi naman siya guidelines. Actually, ito yung na-experience ko before. At saka, ito yung i-sabihin ko sa inyo. So therefore, may mga ideas dito na hindi na po applicable sa ngayon or di kaya ideas dito na applicable pa. Diba? So yung training na to ay para kumakain lang tayo ng isda na hindi ganyan kasi walang tinikyan. No? Tuna po yan. Sarap talaga ng tuna. Nung mga ay, nagugutom talaga ako. Pagtuna. Paborito ko po yan, no? Baka naman. Pero po, ang training na to ay parang kumakain po tayo ng isda. Nagpaksiyo. Hindi po tuna na kinilaw. So dito po, no, may mga pwede nyo pong kainin yung or namnamin yung mga trainings na applicable sa inyo. At tsaka, no, mga mentors, no, pwede, tsaka iwalay nyo na po yung mga hindi applicable. Parang wala, pero may buto yan. Pag kumain ka na paksiyo na walang buto, tapos kan pa, grabe no. Bangus pa, antibay mo na nun. Ayun po, Ate Melanie, nagutom ko po, no? Yan, Mentor Joe, yan. Lodi yan, thank you. Lodi ko rin yan si Mentor Joe. So, ang objective natin ng training is that, ba, mabilisan. Ba, madali po ba yan? So, tamang mindset po para paano magkaroon ng unlimited DR, paano magbenta through Facebook ads, mga tips, 'di ba? Tips para mag-scale. Meaning sa scale from small budget, paano tong isang ads na to, ito yung papalakayin ko, ito yung pupukusan ko siya ng pera, resources, oras. Tsaka mga sample transactions na rin, 'di ba? So, ayun po mga mabilis ng puno. Ito po ang pinaka number one. Dati po kasi mindset po talaga ako. Actually, dati po way back 2022, ayan po, no. Actually, wala po akong masyadong income. Hindi niyo po ako makikita sa top. For short po, wala. Zero. Nada. Pero doon ako na-inspire. Doon sa sinabi ni Mentor TJ Villanueva. Paano nagraan nag-top 1 si Mentor May? Sabi niya dito, si Mentor May before, 9 years ago, parati daw araw-araw nasa office. So naisip ko, kung ano, kung gusto ko mag-top 1, for the next 9 years, kailangan araw-araw ako sa office. So doon po ako na-inspire, doon po ako namulat. Nga no? Siyempre, doon na rin ako naisip mo, nga no? Nagtanong din ako sa guard na ko, sir, dito po ba sir? Meron po bang dumadaan dito na magpapamember lang? At isang beses din, na-experience ko rin, meron talaga. May nag-process ako ng isang siguro na bumili na ako ng tatlong box for maintenance. Tapos si Mentor MJ, meron siyang nakausap na nag-walk-in, na nag-avail ng package. So parang doon ako namulat na, oh ano, meron talaga. So ayun, dahan-dahan po nating ginawa, nagdahan-dahan po tayo, araw-araw po tayo nag-office. Siguro 3 months or 4 months kung ginawa. From September to October. Pa, focus lang talaga ako doon. Kasi nga po, may goal ako doon. Lahat ng income na kikitain ko doon sa pagbabantay, di ba? Sila Tita, sila Sir Domingo, sa Mentor Susana, nandun sila, di ba, mens? Tambay lang ako doon. Alam mo yun, pagka dumanay, ma'am, member na po ba kayo? Opo, ay hindi pa po. Ay, gusto niyo po ba magpa-member para may 50% lifetime discount kayo? Familiar na po ba kayo sa package? Ganun yung mga salita, ninyahan ko doon. So, yun yung ginawa ko at naging fuel para makakawa ako ng ads.
Zero po talaga ako mga mentors. Wala po talaga akong pera nun. Parati po akong may utang. Tapos dumating sa time na yung yung ulam ko kanin na. Kaya nga minsan pag kumakain ako ng kare-kare, naiiyak ako kasi di masarap yung kare-kare pag walang bagoong. So pag kinain ko yung bugong, naalala ko yung mga nakalipas. Ayan no. So thank you po tayo sa ating almost 200 participants. Grabe yan. Ayan, Mentor Danny. Ayan, wala na yun. So ganun po guys. No. Dahil po sa paggaganon ko, paghihintay doon sa office, ito po nangyari. Noong 2022, supposedly, wala na po, di ba? Paan? Sa 3 months kong paghahantay sa office, no? Paghahantay sa office, naging top 2 director pa ako. Meaning, mens, ako po yung pinakamaraming na direct. For 2022, ang kagandahan po niyan is that 4 months ko lang ginawa yung pagtatambay doon. Aside pa po yan sa ads. Kasi yung ads ko doon mahina pa lang. So, wala pa po siyang result, wala pa siyang kuhan. Pero lahat ng pondo, lahat ng income ko po, no, doon ko po nilalagay. So, concentrate pa rin ako, kain pa rin ako ng itlog pa rin ako, yan. Kwento sa awang itlog, tapos dahan-dahan tayong, alam mo yun, nag-i-improve na. So, lahat po ng resources ko, doon ko nilalagay. Kasi nga po, ito yung ads ko, no, yan. If familiar po kayo dyan! Na-click nyo na po ba yan? Ano yun? Nakita nyo sa timeline. Lalo na pag nandito ka sa Pilipinas. Yan. Makikita at makikita mo yan. Yan po yung video ko na ginawa kong ads. Ang kagandahan po sa ads ko niya, na yan is that video po siya na hindi po siya makopya-kopya ng iba. Kasi ako po yung nandun. Unlike po sa iba na Maritoni. Yan kasi napupurga na sila dun. Eh. So, ang tingnan nyo po yung date mga mentors. No? Wait lang. No? Yan. Nakikita niyo sa taas yung date. Ang post na po to, ginawa ko sa November 2, 2022. So, sobrang tagal na. Yan, nalala. Ayun, Mentor Jason. May story yan, mga mens. Ganito yan. Bago ko po gawin yung video na yan, nagre-rehearse pa ako sa CR for 3 days. Ayun yung sasabihin ko. Di pa ako marunong mag-post-post dun eh. Tapos, ito ang malupit. Sila Mentor Jason, sila Mentor Liza, yung condo nila, mayroon silang Jade. Sabi nila mag-unboxing daw doon. Tapos sabi ko naman sa kanila, no? Ito, ay punta ako dyan, mens. Magbibideo ako. Akala nila magla-live ako. Ngayon, ito pala yung i-ads ko. Yun pala yung i-ads. So, anong nangyari, di ba mga mens? Ito yung i-ads. Tapos, yan lang po yung video. Tapos may mga caption. Tinanggal ko lang po yung caption tsaka yung mga offer dyan, ganyan-ganyan. For, para di tayo magkopyahan lahat. So, yan po mentors, yan po yung ads ko hanggang ngayon. Ang kagandahan kasi niyan is that wala po siyang violation. May mga violation kasi yan. Pag puro Maritoni yung nilalagay nyo, mga ganun. May violation mga artist Facebook. So, thank you Lord, no? Wala pa rin po siyang kwan. Hindi po siya tayo nare-report sa ganyan, no? Yan. Di ba? Ang pogi ko talaga siya. Yan, no? Wow, may dream board pa kami ni Mentor Grace. O, di ba? May dream board pa yan. O, di ba? Mayroon pang box ng Barney. Kitang-kita talaga ng client. Ngayon mga mes, yan. Next natin, yan. Dito, number one tip talaga dito sa pag-a-ads, means, no? Sabihin ko, ito, real talk na lang talaga. Slow means fast. Pakisabi, nasanay tuloy ako sa offline. So dito kasi mes, sa pag-a-ads, hindi po siya, different po siya dun sa traditional, different environment talaga siya. Sa akin, based sa experience ko, dahan-dahan po talaga ako. So from November to November, December, January, February, dahan-dahan po yung ads ko. Nag-start po ako sa 100 per day. Kasi yung 100 per day na yun, mga mens, no? Itetest mo siya within 7 days. Tapos, pag may benta siya na siguro 3, bawi na siya. Parang naka-goal na kasi ako noon that time na pag nakabenta ako ng 3, yung ads na yun, bawi na ako. Kasi nga parang wala na siyang ginastos yung ads ko. Running na siya. Parang meron na siyang pondo. So, ayun o mga mens. Ito po, no. Sabi dito, start with low budget. So, lahat kung gusto niyo po mag-ads, no, start na po kayo sa mababang budget. Yan po. Winning na. Yan. Thank you po, no. Tarsili. So, start na po sa maliit na budget na kung saan hindi po kayo mag-burn out. Meron kasi dito sa sobrang pagmamadali,
gusto agad 1,000 agad, di ba? Di, habang hindi pa natin na-test. So, 1,000 pa agad, tapos meron iba naman 500. So, lalo po dito sa Pilipinas, kailangan nyo po e-test. Kasi po 500 per day, tapos simula pa lang, no? Yung wala ka pang income, wala pang lahat-lahat. So, pag may income pa, okay lang naman yun. Pero pag to start talaga, yun, 100. Yun ako nag-start. Tapos, Mets, yung good news no, nung 100, yung ads ko na yun, na yung video ko nga, yung hi guys, amazing morning. So, yun po, no, sa first 7 days niya, nagkaroon po siya ng 5 benta. So, di ba, 5 benta. So, sa 1 linggo, 700 yung ginastos ko. Ngayon, nakalima ako. Therefore, parang kumita siya ng mga times 2, times 3. Yung 700 ko, naging times 3. So, doon ko nakita, wow, maganda tong ads na to, effective to. Tama yung mga tao ko, tama yung mga audience, whatsoever, tama yung creative. So, doon po ako nag-audit, nag-start. Dati kasi, mas nag-ads kami, wala kaming audit-audit. Basta na makabenta, maka-close deal, wala nang audit-audit. Without knowing na yung ads na ginagawa nila, imbes na kumikita sila, nalulugi sila. Imbes na nadadagdagan ng pera, nawawalan. So parang dito kasi men, sa pag-a-ads, para kang nagta-traditional business talaga. Ganun talaga siya. Kasi parang nagbabayad ka kasi ng cost, di ba? Cost per day. Tapos nagbabayad ka pa ng shipping, nagbabayad ka pa ng kung kuan, pamasahe, whatsoever. So marami po kayong mga expenses. Ngayon po mga men, no, pangatlo is dapat magkaroon tayo ng goal sa paggagawa natin ng ads. So sa goal ko kasi no, nung nag-ads ako, ginawa ko yung ads na yon. Ang goal ko lang is makaapat na box para ma-sustain niya yung ads. Kasi ang pinakamaganda sa ads is mas matagal na yung ads na nirarunning, mas marami na siyang result, mas marami na siyang engagement, mas marami na siyang likes, marami na siyang comments, marami na siyang shares. Tapos yung mga likes, comments, and shares na yun mga mentors na doon po tinitingnan yung bibili kung legit ka ba o hindi. Titingnan nila yan. May ito maraming views, tapos unti lang yung engagement. Makikita nila yan. Ganun po yung sa akin. So, ito po, no, yan. Sample po, no. Also, mga mens, if sa Pilipinas po kayo, tip ko din, dapat magkaroon kayo ng LBC SoShop. Sa LBC SoShop kasi, mga mentors, no, pag meron po kayong ganyan, magkakaroon po kayo ng discount. So, ipamilyar po kayo sa mga maliliit na padala. Wait lang, check pa lang dito. Eh, layata dito. Yun, no, wala akong picture nun. Maliit na padala, yung baka ganito lang kalaki, yung shipping dun, mens, is 100 lang, less than 100. Ngayon, siyempre, kung yung ordinaryo lang po, no, yung gagamitin nyo, almost 200, 190, 170, malaking lugi talaga yun. 100 yun eh. So per box. So kailangan po natin maging creative at saka alamin niyo po no kasi dumating sa time mga mens na curious lang ako. Isang beses na nagpapadala ako sa LBC. Tapos hindi pa ako nagpapa-free shipping noon kasi nga mahal. Well, yung shipping. Tapos sabi ko, "Uy, ano yung maliit na 'yan?" Na-curious ako. Sabi niya, "Ah, sakto pack, sir. Ito po yung ginagamit namin pag nag-o-online." Tinanong ko yung count, yung siya Kuya Wilmer, yung taga LBC. Sir, paano po ba mag-apply dyan? Sabi niya, sir, login ka lang po sa SoShop, download po kayo ng app. Doon po, no? At ayun, dinownload ko siya at ginagamit ko na siya ngayon. So, habang tumatagal mentors, no? Yan, tini-app ng LBC. Tumatagal, nagkakaroon po kayo ng discount sa shipping. Lalo po pag nagbibuild kayo, importante ito. Pag once na nagbibuild kayo locally, kasi kailangan po kasi as much as possible, yung team nyo po, yung logistics, mas mababa yung cost. Whatever happened, na hindi po nag-unbox, di ba? Yung buo talaga, nakakarton. Kasi po, pag meron, mataas na yung points mo dyan, yung shipping, parang may 40% discount. Yan. So, paano daw yung taga UAE? Di ko po alam. Ayun na, naguhitan na tuloy. So, sana ba yung ano? Yan, erase natin guys na. Yan, buti na lang, nagdaroon tayo ng training. So, ayan guys, no, ayan. Pagkatapos yan guys, no, meron na kayo noon, yun, daan-daan na po tayo mag-Facebook ads. So, dahil po doon, no, nag-start po talaga ako from tambay-tambay lang, nag-top 12 po ako dyan.
di ba? Nag-top 10 po ako dyan dahil naka-GB5 ako, di ba? Yung siyan. Minsan, di ba? Sino dito yung nagtatop dahil naka-GB5 lang? Di ba? So, ako po yun, di ba? Kaway-kaway. Yan. Ay, nag-top ako dahil naka-GB5 ako. Siya grateful naman. Pero ang kagandahan dun, miss, dumating sa type, parang masarap pala mag-top. Yan. Dumating, naisip ko lang, oh, masarap pala mag-top. As yung personality ko, ha? Di pa ako ay. Joke lang. No? S pa talaga ako. So, na-feel ko, oh, ano feeling ng top? Dati po ako, from 2019, before, yan po ang first time sa tagal-tagal ko na member ng I Am Worldwide. Diyan pa po ako na unang naging top. Nag-top pa po ako dahil sa Team Limitless. Tapos, kan pa yun, give me 5. So, naisip ko nga, no, what if i-hit ko siya ulit? Pero hindi ako magiging 5. So, para po mang-hit yun, nalaman ko rin na dapat every week ka rin may cheque. So, di ko po nasama dyan yung picture ng cheque, no? Pero doon po talaga no, na-inspire ako. Kasi, dahil po araw-araw ako sa office, tapos, nagtataka din sila kung di ba nasanay yung taga-release ng cheque na meron akong cheque every Friday. May isang linggo na wala akong cheque. Wala talaga result. Kahit copper man, wala talaga. So, ayun, sabi niyo, sir, bakit wala kang cheque ngayon? Sabi ko, masakit sa damdamin yung sinabi. Sabi ko, nga no, bakit wala akong cheque ngayon? Ayun, mes, isa sa tip na paging top earner, dapat every week ka may cheque. Whatever happens, dapat meron kang cheque. Yun talaga yun. Doon talaga ako nag-top. Every week, kahit 1,000 man yan, kahit 800, kasi nga, di ba, pagka may copper ka, nilagay mo pa sa pamangga, so 1,000 yun, minus pa yung tax, at 20% discount, at 20%, 10% tax, tapos 80 processing fee, sorry. Nasanay ako sa discount. So, ayun, no? So, ayun, doon po ako na-amaze. So, gusto ko ulit gawin siya, di ba, ngayon, January, yan. Di, wala na pong give me 5 yan, pero nasama pa rin tayo sa top. Grabe yan, no? Top 10 po tayo. Di ko alam paano ako nag-top 10, pero yun nga lang yung tip ko dun, no? Araw, linggo-linggo, dapat may check eh. Sure ako, magkakatop ka. Hindi man ngayon, pero next month, sure ako. Lalaki siya. Actually, nakaka-amazing nga mga mentors, no? Yung aking check na 1,000, nadadagdagan siya, na nagiging 2,000, 3,000, ganun. So, yan po, no? Yan. Ito yung sinasabi ko, mga mens, na dapat yung ating ads, dapat meron po siyang ino-audit talaga siya. Weekly. Hindi po monthly, weekly. So, dito po, mga mens, nakocompare niyo po yung yan, no? Galing po to sa data ko po, mga mens. So, alam ba, nung first week ko po, nung nag-start kasi ako ng pag-check talaga is first week of January. First week of the year. For short, no? Yan po, no? Week 1 ko po, naka 19 boxes ako. So, may isa nang pa-member. So, ang gastos ko po sa Facebook ads is 1,290. So, i-divide niya lang po sa 7. That's around more or less siguro mga 150, ganyan. So, ito po yung kinita ko. Yan. Itong on hand, ang meaning po niyan is yung income ko sa box times ko lang dito. Yan po yung on hand. So, yung kan naman po natin, itong 6,210, nabubulol ako. Yan po yung kasama na po yung nagpa-member sa atin. So, yan po yung, chine-check ko talaga, ino-audit po yan. Kasi nga po, kailangan ko pong malaman kung effective yung ads ko. Kailangan ko pong malaman kung saan, ano yung mga mali. Kailangan ko pong may itatraka para ma-audit. So, di ba, isipin niyo po, di ba? So, from 5 times 5 yung income ko sa cost, naging times 4. Ito malupit. Di ba? Yung budget ko dito, same lang dito. Di ba? Tingin mo, sa isang linggo, naka 6 bucks ka lang. Di ba? Iba isipin mo yun, paano yun? 6 bucks na yung kinita ko. Dapat, di ba, nagtaas na ako ng budget. Dapat marami-rami na. Kasi ganun yung mindset dun eh. Minsan kasi may false impression dun. Nambawa, pag nagdagdag ako ng low 100 yung budget ko sa kabenta ko ng 7 o 5. Ngayon, no, ginawa kong 120 or 120 na lang. So, supposedly, dapat yung income ko mag-increase din ng 20%. Pero hindi, guys. Kaya dito na lumalabas yung goal. Dapat meron ka talagang goal para sa ads mo.
Kung, di ba, 6 bucks lang siya, no? Tapos kumita lang siya ng 2,000. So yung on hand ko, 500 lang. Yung 500, i-divide mo pa sa 7 yun. So parang ang income ko lang doon siguro mga 100 per day. Pero hindi ako nag-quit. Kasi alam ko, ang pag-a-ads, para siyang bola. Volatile. Gumaganon, di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ganun po siya nag-work. So doon ko po naintindihan. Dahil po, meron po akong ganito. Meron po akong audit. Parang ganyan siya. Tapos, ang good news na, no, after ika next week, di ba? Next week po, nag-20 bucks na ako. Grabe, no? So, isipin niyo po, no? Yan po yung kagandahan. Pagparating niyo pong ino-audit yung ads nyo, yung income at saka yung cost. So, doon po talaga yan. Yan po yung purpose yan. January po yan. So, ito po yung January natin. No? Yan. Naka 61 boxes lang tayo. Yan. Sa mga new orders. New orders means ito po yung mga taong bumili natin na bago. Therefore, nabenta pa siya ng 350, ganyan, ganyan. Ito mga reorders naman po. Sila yung mga member na. Nalagay ko lang dyan. Tapos, no, yun, 10 distributor, new distributor. So, ayun po, no, luckily, no, luckily, by the grace of God, no, nakasama tayo sa top, kahit po, 10 distributors lang po yung naging, nag-avail sa atin, di ba? Pero itong good news, no, nung tinuloy-tuloy ko noong February, ba, umabot po tayo sa 147. Paisipin na po, di, ganyan po yung transactions ko dati. Yan, no, konti lang, 5 bucks lang, 2 bucks, minsan 5 pad. Pero good news guys, no? Nung tinuloy-tuloy ko yung ads ko, ganito na. Kahapon po yan. Yan. Picture ko po yan. Products ko rin po yan. Nakapangalan po talaga sa akin lahat yan. That's around 24 transactions, 25. Di ko na sure kung ilan. Pero good news guys, no? Ito. At least guys, meron na pong mag-guide sa inyo. Kasi dati, wala talaga. Wala talaga. Sino ako? Sino kanina ako magtatanong kay Mentor Preach? Di ba sila yung halimaw doon? Pero hindi ko naman sila matanungan kasi iba nga ang paad. And po, no, sa atin, by the grace of God, mabot po tayo sa 23. From, isipin niyo po, araw-araw ganito lang. Di ba? 3 months, 4 months yata. January, February, March, April, May. O, 4 months. 4 months po bago nagkaroon ng ganyan. Diba? Ang ganda, no? Tapos every box po niyan, mga mentors, kumikita ako ng, isipin natin, 1,000, diba? So minus 500. So 500. Minus shipping, siguro 400. O 400 per box. Yan po, ilang 400 yan. So di ko na po. Tapos mayroon pa po nagpapamembers yan. Yan, yung mga natanim. Tsaka mas marami rin po tayong mga ideas at tsaka makukuha ang prospects din. Kasi nga sila po yung tawag na pwede natin tawagan, pwede natin follow up. Kumusta ang barley, sir? Ganyan-ganyan. Baka gusto niya po magpa-member. Ayan, ito na po yung bago. Ayan, no? Nagpagupit na po ako. Ayan. So, parang, nga, no? Ayaw, wag ko nang dagdagan. So, ayan po, no? Almost 21 naman yan. 21, parang 16 plus may apat pa yata, dalawa na pahabol. So, ganun po, no, nangyari. Tsaka dumating sa time, mga mentors, na ganito. Na, di ko alam kung naiinis ako sabihin yun. Kasi, or natutuwa, dumarating sa time na sa sobrang daming transactions ko, sa LBC, sinasabihan na ako na, nandito na naman yung may-ari ng LBC, shareholders. Kaway-kaway nga, type 4 nga sa mga nagsasabi ng ganun sa akin. Every time nandun ako, sa LBC, yan, Mentor Liza. Mentor Marlene, nandito na naman si Junclark, pabagal na naman yan. Yan na naman, babagal na naman yung transaction natin, naunahan na naman tayo ni Junclark. Parating ganun. Tapos, minsan mga mentors, ewan ko bakit ganun sila sa LBC, no? Di ba marami akong padala? Therefore, marami din akong kukunin. Ngayon, sila naman, dumating, diba? Kukuha ng pera. Tapos yung mga taga-LBC, ako ginagawang alibay. Sabi nila, ay nako, inubos na ni Junclark yung pera namin. Ewan ko, uy, hindi ko man na inubos yan. So, ganun po ng story. From, isipin niyo po yung transition, no? From tambay sa office, nagiging tambay na sa LBC.
Nakakatawa lang, nakaka-inspire, nakakaiyak din. Kasi nga, hindi ko akalain na ganito nangyari. Hindi ko akalain na grabe si Lord. Kasi nga isipin niyo po, no, tambay na sa office, naghahantay lang po ng payment. Ngayon po, tambay na sa LBC. Dito naman siya naisip, no? Sabi nga na, bilhin mo na daw. Pero hindi, kasi o nga, nakaka-amaze lang. Ang bilis ng transition talaga. Para sa akin, mabilis siya. Kasi nga, from 6 months, ganyan lang. Diba? From lug, from kare-kare, from bagoong to kare-kare na. Diba? Ayun po mga mens, no? Ito nga po, sinasabi ko kanina, scale up gradually. Paano po yung scale up gradually? So, ganito mes, di ba, nag-set na kayo ng ads. So, lahat po tayo, ang tinuturo ko po dito is, hindi na po paggagawa ng ads. Kasi nga po, time-consuming talaga siya. Tsaka, kagandahan po nun, may training po tayo. Leverage po natin yung dating training ni Mentor Alvin. The same lang po naman talaga yung platform. Wala naman po nagbago. Ang pagkakaiba lang talaga is that may mga tips lang po tayo dito. So, basic lang po yung sa kanya, sa akin is, kaya continue ng basic lang. So, paano po ba mag-scale up? Ano to? Wait lang. Yan, my timer. So, paano po ba mag-scale up? Nandito, babalikan po natin yung data nung January. So, grabe, no? Data talaga, no? Pwede numbers na lang. Parang sinasin yung speaker natin. Kasi nga, guys, kailangan po natin maging sa ads. Sabi nga ng isang mentors, no? Preparation is everything and everything is preparation. So, ganun po yung ginagaya. Parang nilook up po na mentor dun sa ads. So, tingnan niyo po dito mga men. So, from 1,260 per week, nag-increase ako ng 1,512. So, that's around 20% lang po. Maximum po talaga 20%. So, wag po kayong greedy. Sabi nga dun sa tip number one, ang sabi ko no, mindset, di ba? Dito po, slow is fast. So, dahan-dahan lang po talaga tayo. Kasi nga po, momentum po tong ads. So, hindi po siya linear. Pag ganun po siya, pag ganun. So, mamaya may graph naman. So, 20% lang po yung dinadagdag ko. Tapos, may time frame po yan. Ano yung pinaka-best time para magdagdag ng budget. So, dito po mga mens, ang ginagawa ko po, tsaka based din po sa training na napanood ko no, sa ads. Sabi nila, ang pinaka-tip daw sa pag-a-adjust ng budget, lalo na po pag nakita nyo na po yung winning ads nyo, no? 8 to 10 a.m. umaga. Di ko alam bakit ganun yung si Facebook. Sa kanila kasi, sila po yung mentor na yon or mga nag-training doon. Matagal na sila nag-Facebook ads. So marami silang exposure, marami silang mga techniques, mga natutunan din. So dito po yan, 8 to 10 a.m. yung strategy, no? Ganun po ako mag-add. Kasi nga po, mentors, ganito, katulad nito, oh, nakalima, di ako nag-add. Continue ko lang siya, oh, ganito pa rin, 1.5 pa rin. Pero nung nagdagdag na ako, oh, di ba? So, may, yung budget na yan, hindi siya effective. Kung magkano man yan, siguro 200 per day, hindi siya effective sa ads ko. So, yan yung purpose yan, mga mentors, guy. Di ba? Ito yung February, tingnan nyo, nagdadagdag ako. Tapos may mga times talaga mentors no na zero yung nagpapa-member pero maraming bumibili. 'Di ba? Maraming bumibili mentors. Meron naman 16 lang pero apat din ng pa-member. Ganun. Meron ito maganda no. May panahon talaga na parang Pasko, February. Paskong Pasko, 85 po yung nabenta nating box no sa isang linggo. Tapos may 9 nagpa-member. 'Di ba? Na 9 yung gusto mag-avail ng distributor. Ang ginastos ko lang po dyan is 3,500 divided by 500 per day. So yung 500 per day ko mga mentors, no, nag-times 10 siya. So yung 3,500 ko po no, na ginastos, nag-times 10. So parang 500 sa isang araw, nakakasampu ako. 10 box. Ganun yung, parang ganun yung competition. No. Tingnan mo mga mentors, isipin nyo po. Meron dito talaga, oh, 3,000 lang, 7,000. Pero dito biglang lumaki. May mga ganun times talaga. Tsaka, mens, iwasan po natin mag-compare, lalo na sa iba, no, na magkano yung kuhan mo? Hindi na kasi maiwasan natin yung pa nag-a-ads ka. Magtatanong ka, mens, magkano yung gastos mo sa ads per day? Ayun na, namatay na talaga yung isa.
So doon sabi ng isa 300, madami siyang income, 500 yung isa. Mas wag niyo po i-compare, gawin niyo lang guide. So may mga times talaga mahina yung ads niyo. Ganun po siya. Parang business talaga, may panahon na season, may panahon na hindi. So tanggapin niyo po 'yan. At saka naman sa kagandahan nung February, ito naman yung mga na-hit natin, di ba? Wow, grabe, first time ko talaga dito sa Titans na ma-hit yan, di ba? Saan ba ako? Uy, nandito ako sa Puntot. So, naka-top 29 yata ako yan. 29 po ako yan, that time, na walang GP5. Just, kala po, pay in lang po yan, no? Tsaka first time, tuwa talaga ako kasi first time ko pala ma-hit lang sa Titans. Grabe. Grabe, no? So, bakit po pala gradually? Ganun, Mesh, bakit po dahan-dahan yung pag-increase natin? Number one, kung katulad ko, starting, logistics. Kasi nga po, marami pong bumibili sa akin, tapos wala akong barley. Mesh, mahiram ng barley, yan. At ito kaganda sa GGS, ha. Pagka nasa GGS yan, pwede kasi manghiram. Tapos papalitan mo lang pag nandun na yung bayad, ganyan, COD. Kasi sa Pilipinas po, mga Mesh, to tell you honestly, mahirap po talaga minsanan lang talaga yung bumibili na GCash, cash agad, minsanan lang. Most of them is COD. Kasi nga po, syempre, ayaw nila ng scammer, mga ganun. Naintindihan mo naman sila kasi nga, if you put your shoes sa kanila, no, ayaw mo rin ng GCash, gusto mo COD. Ganun din. So parang naisip ko, nga, COD nga talaga. So dahan-dahan, logistics issues, number one. Number two, lahat ng mga padalos-dalos nag-increase agad ng budget. So, kaway-kaway sa mga padalos-dalos dyan. Nag-increase agad, di ba? 100, ginawang 200 kasi nga nakabenta ng 5 bucks. Ganyan. What if 100 ko? Di ba? Gawin ko 200, magta-time. So, hindi po ganon. Kasi nga po, may 20% po. Pagka ginawa niyo pong ganon, uulit po yung algorithm ni Facebook. Mawawala ulit kayo sa mga maling tao, mapupunta po kayo sa mga tao. At saka po, mga mens, ito po, sweet spot sa budget. Ulitin ko po yung kanina, no, yan. Ito po yung sweet spot ng budget ko, 500 per day. Yan. Yan po yung sweet spot. So, sa lahat ng tines ko, yan yung pinakamaganda, 500 per day. Pero depende pa rin po sa ads nyo. So, ganun po siya nag-work. Kaya po, gradually talaga. Para ma-compare-compare mo, at saka, kailangan talaga may records ka. So, di ba, no? Grabe, no? Ito yung March. So, nung March na audit ko, ganito naman. So, pabago-bago talaga, guys. Di ko alam no, ano meron sa katapusan. Di ko alam ano meron sa pangalawang linggo. Baka dito sa pangatlong linggo, sa horan. May mga ganun. Marami kasi yung factors na dapat mo isipin. O di kaya may in-adjust ka, may mali ka, mga ganun. So, kailangan talaga ng records para lang ma-compare yung sarili mong ads performance. So, mo i-compare yung performance ng ads mo sa ibang ads ng ibang tao, ibang mentor. So, ayun po, no. At saka good news nung March. Ito po, no. Nag-top 2 po tayo sa mga top direct sellers ng buong I Am Worldwide. So, ayun po. Pwede ba magpa-virtual club? Pitiniyap na naman yung sarili. So, ganun po, no. Top 2 po tayo. At saka kagandahan po nun. Dahil po yun sa pag-ads. Di ba? Di ko alam paano nangyari yun. Pero nag-gets ko na siguro yung mechanics. So, ang pagiging top direct sellers po mga mens, naka-base po siya doon sa numbers ng mga barley na pinili mo sa account mo. Hindi po siya based na, ba, iniwalay-walay mo, ba, may downline siya, binilal mo siya ng kuhan. Hindi po ganon. So, naka-base po siya sa ilang box po yung in-order. Ayan po, no? Yan. So, dahil po yan, siyempre, naging top 6 po tayo, tiniyap na ng sarili. Tsaka, yan, nag-top 25 ulit. Napasok ulit tayo sa movers ng Titans. Grabe na, consistent na daw. Hindi pa naman. So, ayun o. From top 29, ano ba to? 25 lang pala to. Yung kasi makita dito sa screen. So, from 29, naging 19 na tayo, guys. Kailangan kasi na, guys, magkaroon tayo ng momentum ng pagiging consistent. So, yun yung goal ko. Kahit hindi ako mabilis na napunta dito sa first level at pumunta dito, ang goal ko lang talaga, maging consistent. Consistent. Kasi darating sa time, mga mens, aabot din ako dyan.
darating sa time, meron na rin akong member or downline na sasama din dito. Yun. So tuloy-tuloy lang mga mens, at i-goal natin, mas na natikman mo yung pagiging top earner. Alam ko marami dito nag-top earner na. So ayun mens, gawin nyo ng paraan na bumalik dyan. Kasi po, maganda talaga na ayun, natatrack mo talaga yung sarili mo. Yan o, Mentor Kevin, grabe naman yan. Top yep yan, ang buong IAM Worldwide. So, natatrack mo yung sarili mo. Kasi nga po, na-inspire ka para rin sa grupo mo. So, magiging grupo o magiging may grupo ka na, at least makita nila na yung team na sinalihan nila nasa top. So, ayun po, no? Yan, ito yung April. Ito, malupit. Yan. So, sa April po natin, yan, yung mga data natin, no? Yan. Data na lang po pinipicture out ko sa inyo, ha? At least may guide tayo, mga Mets. So, kung nag-a-ads na kayo, syempre, sabi nga nila, may katagangang beginning is easy, continuing is hard. English yun, ha? Madali magsimula. Mahirap magpatuloy at magtapos. So, ganun lang po yun. Madaling mag-set up ng ads. Pero, to do that, ganito po, no? It's hard. Hard siya kasi nga po, kailangan mo po maging masipag, masinop, disiplinado. So, ayun po, noong April, ganito naman nangyari sa atin. So, syempre, nag-top 9 po tayo ng buong limitless. Kasi meron po tayong 90-day burn, sumali din po tayo dyan. Tapos, ito po, no, malupit. Top 19 pa rin tayo, dahil naman, consistent pa rin tayo dyan. Hindi ko alam bakit consistent na tayo dyan. Pero ito yan, top 19. Tsaka madami po talang tumas yung income that time, April. Tapos, ito malupit. Yan. Ito yung sales ko. Parang limit ng April. Yan. 253 tapos 252. Pero okay lang yan. Kasi nga po, mens, positive pa rin yung ating ads. Maganda pa rin yung performance niya. Continuous pa rin. Tapos, isipin niyo po, mens, yan. Naka 600 tayo dito. Lumit sa 500. Siguro may mga adjustment or ano. Pero at least po, mga mens, nakaka half million na tayo na product movement. So, yung computation kasi dyan is that yung 29, tatayos mo pa sa 560, ganyan-ganyan. Pero ito, ang product movement po natin is that parang 522 or 522 bucks yung na-move. Lahat-lahat. Yan o. So, isipin niyo po yung gano'n. Tapos mga mens, ito na malupit. Yan. Noong April, pangatlo tayo. Hindi ko na parang bumaba tayo dito. Pero ang good news, no, at least nasa top pa rin tayo. Grateful pa rin tayo kasi nga parati tayong nasa top ng direct selling ng buong IAM Worldwide. So, ayun, nakaka-amaze lang kasi nga, sabi si Lord, from zero to ganyan talaga, no? Kaya nakaka-amaze kasi, at basta ito mga paano to, eh, mga voucher. So, ganun po, no, nakaka-amaze lang talaga kasi di ko alam paano nangyari yan. Mes, ano na maganda maglagay ng budget? Mamaya, sagutin ko yan mamaya. So, ito po, mes. Yan po yung mga commission ko before. Yan. So, dito nung March po, no, para at least aware po kayo paano ko po mahit yung top 2. Nung March po, mga mentors, ito po yung nabenta, nabili kong products tayo ang worldwide worth. Parang ito yung commission ng Unilevel ko. Ito times yun lang po ng 100. Yan. So, lilipat niya lang po yung point, lipat niya dito sa kabilang side. So, total po na na-maintain ko sa account ko, mga mens, no, is 128,750. So, dahil po dyan, naging top 2 ako. Ngayon po, mens, noong April naman, umabot ako sa 212,000. So, ganun po kadami nun. At saka, mga mens, mga 400 boxes din po yung na-maintain ko sa account ko. Lahat po yan sa sellings lang po yan. Lahat po sa selling, ganyan-ganyan. So, parang nakabenta ko 400 boxes of barley. Dahil po sa tamang strategy ng pag-a-ad. So, yun po yung ginawa ko. Tamang strategy lang po, no? Tsaka, yan mga mens. Ayan. So, dahil yan, first time and ever. Hindi ko alam. Na, nakasali na rin po tayo sa Blast. Grabe. Grabe from first time ko matali sa Blast. Nakaka-amaze lang talaga si Lord kasi nga, alam mo yun, from zero talaga, yung tambay-tambay ka lang dun sa office, naghahantay ng pay, namimiso, yan yung pinaka-goal ko dahil
namimisaw at naghihintay ng picture kay Ms. Maritoni Fernandez para sa dagdag credibility. So, ayun guys, no, thankful talaga ako kay Lord kasi nga umabot sa top 50. Sana tuloy-tuloy na, Lord. Dapat may kasama na rin tayo dyan. Siyempre, mahirap naman puro solo. So, ayun po guys, no. At ayun po guys, for the span of 5 months or 4 months yata. So, nag-start po ako nung January, guys. Ang kininta ko lang po sa aking account, total, no, is around 60-70. Pero for the span of January, February, March, April, May, 5 months, naka 200k na po tayo. Yan, 200k circle. Pero guys, no, tuloy-tuloy lang po yan. Nagugulat ako kasi na nagtanong din si Coach RJ sa akin, Mens, kailan yung first 100k circle mo? Sabi ko, February, March, parang ganun. Tapos ngayon, May, oh, ang bilis. Nakaka-amaze lang talaga, ang bilis. Pag once na tama yung strategy, ang bilis. At saka pananalig kay Lord talaga, ang bilis. So, ayun guys, no, yun. Ayan, sabi ko nga, keep record yun. Nakita niyo po yung record. Yan, ito yung record ko buo. Buo yan guys, no, yan. Yan po yung buo kong, tawag nun, buo kong benta or ano, benta po lahat. Dito po yung benta ko, ito po yung ROAS o magkano yung kinita ko sa in-invest ko sa ads per piso, yan. Ito po yung income, right? So, ganito po yan guys, no? Para mas madali po natin maintindihan, gagawin natin siyang graphic. Diba? Baka na no-state na. Diba? Tinaganap nga ako ng t-shirt. Na-audit po lahat. Yan, mga C. Yan, magbuni ang mga C. Siyempre, grabe, audit na audit. Ang daming things. Okay po, thank you po, no? Ayan po mga mens, dito po nakikita dyan. So, lahat po ng nakadilaw, itong orange po to, ito po yung ating kinita sa ads. Kita po yan, no? Kasama na po doon. Ay, di kasama yung pay-in. Kita lang po yan sa pagbibenta. So, yung blue po, yun po yung ginastos natin sa ads. So, may napapansin po kayo dyan na minsan lapat, yan, no? Almost same lang. Yan. Diba? Checking ng proof naman, eh. Ganyan. Tapos may mga times na lang layo, no? Yan. Ito yung araw ng February. Ito naman, lalapat na naman. Ito yung bago. So, chine-check lang po talaga namin para at least makita ko po na effective pa ba siya, hindi na ba siya effective, ganun. Kailangan po ba mag-adjust, ano bang error, ano mali. Kaya po, purpose po niyan. So, hindi po siya para lang po dagdag oras, kundi po, kailangan mo talagang isipin na negosyo siya. Kailangan mo talaga mag-audit. Pag negosyo talaga siya na traditional, kailangan mo mag-audit. Hindi po ide yung bara-bara lang. Kailangan po talaga siya ng audit. Pagka doon po sa, depende sa audit, doon na po malalaman kung magdadagdag ka or i-remain mo lang kasi nga break even ka lang. So, ito guys na yan. Yan yung mga base naman sa yung rate ng pagbaba nung kuan ko ng income versus yung ad spend. So, nung lumaki yung ad spend ko, lumit naman yung kuan, parang income ko. So, dahan-dahan. Pero chine-check ko pa rin nga yung 20, no? So, 20 week. So, from week 1 to 20 week. So, ayun guys, no? Ito guys, before ko, yan, sabi nga dito, when the vision is blurry, focus sa mission. So, ano bang mission natin dito? Diba, to share hope, to share the products, to share the business. So, kung halimbawa, may mga times talaga na mahina, negosyo. Palangin ka, malangkan, wala, mahina, matumal, kasi maulan, whatsoever. So, ganun po talaga. Pero, ang good news guys, at least meron kang data na mag-guide sa'yo. Yan. Sanay na sanay mag-audit sila mentor Jen. Diba? At cost experience. Sana may break-even analysis pa. Grabe yan. Nosebleed ako sa break-even. So, ngayon guys, no? Yan. Yan. Ito guys, with the skills and the right opportunity. Ang tagal guys. 4 years na ako sa IAM Worldwide. Ngayon pa lumabas. Yung opportunity. Ngayon pa yung result. Ngayon pa lumabas lahat. So, kung sabihin nila na i-compare nila yung tawag nun, dati at saka ngayon, syempre iba na yun. Negosyante ka talaga. Kailangan, kasi tatay ko negosyante, eh. Nasaan doon ako namulat eh. Ayun guys, no, actually guys, ngayon, nung nag-check ako, doon based sa binili ko guys, no, naka 1,000 na pala akong bili sa account ko as start of January 1, 2023. So, from January 1 hanggang ngayon, naka 1-1 yata ako ngayon, 1-1 na box.
Yun, no? Dami na rin dahil sa ads natin, no? So isipin nyo po, parang nakabenta na rin tayo ng 200 per box per day. 200 per box. 100 boxes per day. So, eh, per day, per month pala, sorry. Basta lang exchange yung per day. So, ayan po, no? Paano ko pa nagawa yun? Yan. Ayan po, guys, no? Di ba, magti-tips. Paano ko po ginawa yun? Ang ginagawa ko po talaga, mga mens to, is that ang direct approach po talaga ako. Kung anong tanong ng client, yun yung sagot ko. So, depende po yung approach. May ibang-iba kung ano effective po. Tandaan po natin yung training na to ay parang kumakain ng isda. So, kung ano po yung effective sa inyo, go ahead. Maximize nyo po yun. Sa akin, effective kasi to. Kung anong tanong niya, is how much yun? Presyo agad po. Hindi po direct to the paikot-ikot na, ma'am, sino po yung iinom? Ganyan-ganyan. Depende po sa inyo. Maraming sales process. May better sales process. Walang perfect na sales process, guys. Meron lang better, suitable sa ginawa niyong ads or suitable sa inyo mismo, no? So, ganun guys, yung aking ginagawa. So, mga sample yan. So, may mga sample transactions po tayo. Kasi dito po ako na-inspire. Bakit direct to the point ako magsagot, no? Dumating sa tayo, mga mens. Siyempre, parang by knowledge na rin, no? Di ba si tita? Di ba pag bibili ka kayo lahat tita yung sa kuhan? Tita, magkano yung stick? Oh, stick ko na lang. Nakita ko stick ko. Stick o, yan. Stick o. Di ba, sabi niya, pizza popper ko, an. Yan. Ayan. Depende sa, actually, Men's Beverly, depende po talaga kung anong bagay sa inyo. Pabago-bago po yan, depende sa tao. Kasi marami yan, maraming factors yan. Pero sa akin, direct approach lang talaga ako. So, sabi ko, tita, magkano yung stick o? Sabi niya, tatlo dos. O di kaya, dos isa. Iman ko ngayon, mahal na siguro ngayon, dos isa siguro eh. Yan. Doon po, no, direct na, okay, doon na ako natuto. Kasi nga, mahirap naman na si tita magtanong sa akin. Ay, tita, magkano stick ko? Sasabihin niyo sa akin. Kayo po ba kakain? Opo, ilang tanggulang na kayo? Tita, bibili na ako ng stick. Oh. So, ganun po yung mindset ko. So, doon po ako natuto. Ewan ko sa iba. Iba po talaga na sales process. Wala po talagang tama or wala pong mali. Depende po. May better lang talaga. Yan, yan. May better way lang talaga, mga mens. So, ayun, may... Ayan. Yan po, no, mga mens. Dahil po dun sa ganung ginagawa ko, direct approach lang talaga. Isipin niyo po to, mens. From May 8, May 8 po, mens, at 2024, advanced tayo, no. So, naka 144 na directs na po tayo. Ngayon po, no, mga mens, dahil po sa pag-direct lang, wala pa po akong team. Gusto ko na magka-team. Natapagod na rin ako. So, ayun. Ayan. Ngayon po, mens, as of today, naka 166 na po tayo na direct. Direct po yan. Lahat po yan nakakausap. Lahat po yan gusto mag-avail. Lahat po yan, tawag nun, gusto mag-upgrade. Iba-iba. Lahat gusto mag-discount lang. At least, nasa akin na sila. Yung goal ko kasi, nasa akin na sila. Pagka, once na na-explainan ko ng negosyo, boom. Kung gusto niya magkan, kung kaya nila mag-jade-jade tayo, sige, turuan kita. Kung itong negosyo na ito. Online marketing, paano Facebook ads, paano yung paan. So, promise ko po sa inyo guys, no, yan. Kasi mahilig tayo dito, ipopos muna tayo ng live. And guys, no, yan. Magbibigay tayo ng sample transaction dito. Ayan, grabe yan. Nakapost pala yan. So, ganito po yung ways natin, mga men. So, hingin lang tayo ng transaction. Ayan. Ito po, ito. Biplay ko na lang. Ayan. Wait lang, pinapaloading ko lang muna. Baka di kaya ng laptop natin. So, ipiplay ko po ito. Ito po, bagong direct ko po, no? Si Sir Ismael. Samuel pala. Ismael ba Samuel? Samuel. Yung sa kanya po, ayan, amazing morning, kamusta? Yan, yan. Sabi ko sa yan, chinat ko sa kanya yan. So, endorse, ito yung body ni Miss Marie Tony Fernandez, endorse po ng kan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ito po yung ID ko, kailangan nyo po yan, mga mens. Sino dito ang wala pang ID? Direct to the point na tayo na walang ID, magpa-ID na po kayo. Kausapin nyo po yung mentor nyo. Mens, pa-ID naman para maging proof na distributor kami. Mamura lang po yan, 100 lang po iyan. So, ay, may bago daw. Haboy ko kasi may papapaya to. Ayan, gusto niya ng Garcinia. So, may tagasagot na tayo dyan.
Tsaka, mes, alam ba, couple kayo, no? Dalawa kayo sa, baka, Mentor Reggie, Mentor Abby. Mas maganda, yung account ninyo, isahin nyo na lang. At least, dalawa kayong nagtagasagot. Kasi may mga times talaga, busy yung isa. Ganon. Gatawin ko, minsan, busy ako. Tapos yung kapatid ko, shout out, no, kay Mage. Kapatid ko po, no, yan. Siya po yung reason bakit patuloy po tayong ginagawa ito, no? Tsaka meron po tayong yan. Kailangan po talaga tulungan. Siya po yung minsan tagasagot, minsan ako. Tsaka ang kagandaan nyo, no, pag nilagay mo yung isang downline mo dito, tapos tagasagot siya, makikita niya. Mabilis siyang matutunan paano mo sinasagot yung mga client mo. Yan. Every time na natatapos kami, mag-hi kami. Hi, kamusta? Ito, tingnan niyo po. Mage bala nun. Yan po yung pangalan ng kapatid ko. So, ginawa ko siyang kasama dito sa ads. Yan. Mga profiles ko, approve. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, pagkatapos niya, nagustuhan niya yung product. So, ito si Sir, Sir Samuel Layson, ganyan, ganyan. So, ito yung address. So, parang binibigay lang namin sa kanila yung, Sir, kung order ka, ito, pinapan niyo na po. Yan. Ang kagandahan kasi nito direct approachments, kasi nga, sa sobrang dami po ng inquiries, ayun, wala na rin kaming time sagutin lahat. So, kailangan direct to the point. Yan po yung presyo, ganyan, ganyan. Yan. So, ayun po, no, luckily, yan, nag-avail po siya ng ating distributor package. So, yan. At saka, Bels, lagyan naman yung style. Lagyan naman bubble wrapping yung sa inyo. Yan. Nag-improve na rin po kami. Yan. Yan po, no. Nag-avail na po siya. So, sister, yan. Ayan. Nag-avail na po siya ng distributor package. Kinuha ko po siya kanya, copper muna. Para po, pwede ko pa siyang scale. Once na nakuha ko na yung pera, yun yung pinakamaganda doon. Once na nakuha mo na yung pera, pwede mo siyang opera ng distributor or yung mas mataas na package. Bawa, kung gusto niya, magdagdag na lang siya for silver. At least po, no, may give me 5 ka. At least po, kung gusto niya mag-Jade, go ahead. Pausapin namin ng diretso agad sa Rosario, Jade agad. So, ayun po, mens, yan. Kaya po, papasa na po siya ng ID, yung anak niya, yan, tutulan natin. So, yung, dahil po, direct to the point ako, direct to the point. So, ayan, end of transaction, pero friends na kami sa Facebook. Huwag niyo nga hayaan, mens, na lahat ng bumibili, hindi niyo magiging friend. So, gawa po kayo ng, tawag niyan, save reply na nandun yung contact number niyo, nandun yung Facebook niyo. Yan, so, post mo na natin. Tapos, mga mens, na ganito, so, ang nangyayari kasi sa akin, sa content ko po kasi, hindi pa ako masyado nagpo-content ng, alam mo yung mga effect ng body sa katawan, ganyan, ganyan. Ang kinocontent ko talaga, mga mens, ganito. Lahat ng transaction ko po na, wait lang, nagli-loading pa yung card, pipay ko siya pagkanan ko. Lahat po ng transaction ko po, no, yun po yung pinapost ko sa Facebook. Yun po, hindi po ako nagpo-post ng gaano kaganda yung body, yan. Hindi po ako masyadong nagaganon. Kasi kailangan ng tao kasi is that proof na nagbebenta ka ng barley. Proof na maraming bumibili sa'yo. So ito po mga sample natin ng yan. Puro po transactions yan. So hindi lang po nakikita kung ilang likes ngayon. Pero kung sa home po na titingnan yan. Hindi kasi nakikita dito eh. Yan, wait lang po. Yan po, no, nakikita po dyan. Ang pinaka the best po, no, based sa experience ko, yung mga sineshare po namin content sa page namin is more on production based. So, lahat po yung benta, ilang transactions. Tapos yung caption ko, ganyan lang. Kami ko bakit tama din mag-caption. So, ganun lang guys. Yan. Ayun, wala pa yung content. So, inihintay lang natin yung content. Ayun, share screen na ulit tayo. So, ganun lang guys. So, yan. Ito yung mga content natin, no. So, sobrang dami kasi nang nag-like sa ating page. Dati po, nung nag-start ako November, yung like lang po nun is 200, 100. Ngayon po, umabot na tayo by the grace of God. 6,000 na po tayo nagla-likes. Tsaka was na nag... Ayun, ayaw yata magpakita. Nakita na yun. Ayun. Ayun po, no? Text lang natin. So, resume na natin yan. So, ganito po yung mga content namin, no? Yan, marami po. Yan, puro lang production, tapos yung kahapon po na production, mga live namin, live ng pag-unbox, live ng paglalagay sa bubble wrap. Yan lang po yung ginagawa ko. Minsan nagla-live po ako sa office. Yan, ganito po, yan.
So, para na siyang profile profile talaga na ako. Ang dami ng mga nag-i-engage dahil po doon sa syempre strategy natin na puro tawag niyan result lang talaga yung pinapakita namin. So, ayun guys, no, post lang muna natin 'to para lipat tayo sa kapila. Yan. So, ano yun? So wait lang po natin, present na natin. Ayan guys, no? So after po nun, ganun lang po yung ginagawa ko, ganun lang po yung routine na ginagawa ko since ng January. Kahit isa lang po yan, praying po talaga ako nung dati nung January, makabenta lang ng isa. Kahit para po may i-post. So doon po, no? Ayan, always give them options para suitable sa kanila. Yung iba kasi gusto ng capsule, yung iba kasi gusto ng powder, yung iba gusto magpa-member. So, meron na po siyang options doon na kung saan ano yung gusto nila. Hinayaan ko na lang po sila kung anong kukunin nila. Kasi nga po, yun po ako. Doon po ako na yun po ako na customer. So, pag binigyan mo ko ng option, di ba, dito, pipili na lang ako. Kung ano suitable sa akin. Kasi di ko alam yung problema nila. Tsaka, sa sobrang dami din, kulang yung time para tanungin ko anong problema din. So, dahil po doon sa sobrang takas na rin. So, ayan po, no? And always deliver what you promise. Kung sinabi niya po is free shipping talaga yun. Kung sinabi niya po is may ganito, previous tatasa, previous talaga. Kaya po, kasi ang kailangan po natin dito is integrity at saka pangalan. Mas na nasira po yan, mahirap na po makarecover. So, ganun po talaga. Parang yung Facebook page, tsaka page mo at saka sarili, dapat ganun. So, dapat integrity talaga. So, if may questions kayo, yan, Mentor Mia, maayo. Yan, no? If may questions kayo, feel free to ask kung may time pa ba tayo. Nung oras na ba? Nung oras na po, Mins? 10? 12? 11? Okay. 11 na daw. So, may questions kayo, guys. Feel free to ask. So, may questions si Mentor Mia. Wait lang. Ito ko lang si-check to. Ayan, dami nang naglilit. Baka may announcement. Ayan. So, mga mentors, no, question is that, mas pwede po ba yung budgeting natin is yung sa CBO or per ads talaga? Sa akin, mas preferred ko dati, yung ginawa ko kasi is per ads. Pero ngayon, mas preferred ko yung CBO is yung campaign budget optimization. So, yun po yung pinaka-effective ngayon. Hindi mo siya effective. Ngayon yung pinaka-feeling ko solid. Kasi nga, pwede mo i-compare yung ads mo. So, ayun o. Oh. At ito, Mets. Tandaan niyo po, Mets. Huwag lang kayo mag-focus sa Facebook ads. Marami pa pong way na market. Marketplace, paglalay, pagbabayin sila. Okay pa rin po sila, mga mentors, no? Tsaka, ito lang kagandaan kasi Facebook ads lang kasi doon ako nag-master. Doon ko siya na-master. Pero guys, tandaan niyo guys. Hindi forever po yung yes sa campaign. Hindi po forever yung nasa yung Facebook. Hindi po siya forever. Darating sa time na maunahan siya ng ibang platform. So kailangan po natin mag-invest. Kailangan po natin mag-invest ng time, invest sa money. Kung may nakakilalang magtuturo sa'yo sa iba pa pong pag-add sa ibang platform. Halimbawa kasi ganito. Ayun o, yan. So ngayon po, yan. So ngayon, nagbe-venture na rin po tayo sa TikTok. So guys, ganito. Ito na po magiging trend. Tanggapin niyo po yung katotohanan. Kahit kayo po, mapapansin niyo na po yan. So most of your time, nandun na po sa TikTok, hindi na po sa Facebook. So kailangan niyo po mag-adapt. Sa Mentor Arian and Coach Mike, nag-adapt. Nagla-live sila. So everyday. So kailangan po natin mag-adapt guys sa trend. Kasi darating sa time si Facebook, maunahan na siya ni TikTok. So, unahan dito, tingnan mo si Mentor Fish. Ang dami niya ng kuan, di ba? Sa Mentor Sandrex, ang dami na nilang sales dahil po doon na unahan sila. Nakauna sila sa TikTok. Pero hindi pa po huling lahat. Kaya po yan, sa sipag at syaga, mahabol niyo po yan. Ngayon mga mes, ganito. Balik tayo doon kanina, no? So, sabi nila, ay, bumalik. Balik ka doon. Yan. So, sabi kanina, no? Mga questions po natin, like, campaign po ba ilalagay yung budget or sa ads mismo, AdSense?
So sabi ko, mas maganda campaign, pero yung sa akin kasi ad set. Kasi di pa ako marunong mag-campaign. Doon ako natutunan doon sa, doon ko lang natutunan sa may, tawag nun, sa Batangas yung campaign. So kung kaya nyo mag-campaign, mag-campaign ads kayo. So, ayun o. Ito, ay papakita ko na lang sa inyo para mabili. Eh, ayaw mag-share. Eh, umusok na pala yung laptop. Ayun na, nakapost lang yan. So, ganito po yung campaign. Ads manager yan. Wait lang po tayo, no, habang yan. Ayun, may new DR. Boy, Mentor RJ, may gold DR. Eh? Congrats natin sa Mentor RJ. So, ayun, no. Yan, waiting lang po tayo. So, guys, ganito. Yan. Lumalabas na siya sa screen ko. Ang pinaka the best ngayon, guys, is that account error. Nabusan ako ng budget. Ah, wait lang. Adjust ko ng budget. Buti na lang. Ayun, guys, campaign. For emergency yun, ha. Nabusan pala ako ng budget. So, anyways. Ayun, guys. If may questions pa kayo, pwede nyo po ako i-message. Tsaka thank you sa time na nandito po kayo, no. Mentor Arian and Coach Mike, baka may additional announcement po kayo.